Sir, we already discussed the things about your early life and musical beginnings as well as your moments of rise to fame po. So at this juncture, Sir Marco, let us move on to the aspect of the creative process that you go into as a musician. So the first question for this part, the first thing that we are curious about is where do you find inspiration for your music? Inspiration, yun na. Actually, ano, kung sa inspiration, kasi ano, normal people would, ano, would view composers and even writers, you need inspiration. Yeah, ano, kailangan, pwedeng yung loved ones mo, talaga ano yan, nandyan yan. Ano eh, pero, professionally kasi, pipiliin mo. Pipiliin mo. Diba? Yun, going back to the, you know, previous, ano, questions answer. Sagot, ika nga sasagot ko. Pag tinanggap mo yung trabaho, ito yung goal mo, talagang whether by hook or by crook, tapusin mo. You have to have this output. O, may nagpagawa ng kanta, o sige, kailangan. Talaga, pipigay mo yung utak mo. Ayun. Buti na lang ngayon, kasi may laptops na tayo, hindi na ako nagsusulat kamay ng ano, sa notes. So, diretso na yung kung ano yung naisip ko, diretso na dun sa notation software. Kung inspiration, ano eh, well, my wife was one. Oh, nandiyan yung wife ko, yung ngayon, my kids, ayun, dalawa yung anak ko. Ano, kung inspiration, also my mother and father, kasi, ano, kung maniwala ka, as we grow old, we always, ano, para nagka-gradually increase, we appreciate our parents. Kasi, ano eh, nandyan yung, ano eh, buti nga nandyan pa sila. They are always ready to support you. They are always there when you need someone to talk to. And then, nandyan yung, kung kinakailangan mo ng help, nandyan pa sila. Mahirap, talaga mahirap yung ano, yung wala ka ng mother or father, napakahirap yung ganun. So, it is only important na ang pamilya mo ay buo. Yun ang dapat na, ano, kasi the family is the, what, the support group of a child, or even of even an artist, ganun. Yun. And for the follow-up lang dun, Sir Marco, kasi yung una po natin tanong, where do you find inspiration for your music? Just a follow-up, what are the moments where you find it difficult naman po to get inspiration? Ayan, okay. So, pag may kinakailangan ka, ano ba to? Medyo yan yung part na medyo mahihirap sagutin yun. Recently, yung nahihirapan ako dahil yung wife ko, so pregnant, nahirapan kami financially. To the point na nagtutungo ko sa mga offices na parang ano, kinapalan ko na mukha ko. Nangihingi ako ng tulong. Although nandiyan yung mga kamag-anak ko. Very thankful for them. Pero alam mo yun, yung may mga nagpapagawa. Nire-reject ko tuloy. Hindi, dadating, akala ko noon, kaya ko. May problema, kaya ko. Hindi rin pala dumadating din pala na pag may problema ka, sobrang bigat, talagang magre-reject ka na ng, kumari, pagawa ng lead sheet, for example. Ayun, no, kaya nagpapa-arrange, gusto tugtugin, hirap pala. So, tao pa rin si San Marco. Yeah. Tao pa rin si San Marco. Yung ano. So, pero, sabi nga, how do we get up from such things? Nalilimutan na natin bilang tao. Magpahinga. Totoo po yan. Magpahinga muna. Hanap ka ng time and space. Hanap ka ng time na kung saan after mo maranasan yung hindi magandang negative experiences, find time to rest at yung at peace ka talaga. If you need to sleep like 12 or 48 hours, then do it. O yun, sige, sleep ka, kumain ka, unti-untiin mo.
Ganun. Kailangan i-ano mo eh. And then, okay, ito pa. Kapag ikaw yung ano, nata pa, ano, dyan sa mga experiences na yan, you have to find yourself again. How? Ano ba yung isipin mo? Ano ba yung mga ginagawa mo na kapag na, nakakapagpasaya sa'yo? Even I forgot that nitong mga nakaraang mga buwan. Ano talaga, ano, na, nalulungkot ako. As, ika nga, ako nagtatravel. Ganun ako. Minsan, tumutulong luha ko, pangakala mo. Ako pupunta ako dito, hihingi ako ng tulong. Kasi, ano, hindi naman kasi ano ma-hospital eh. Yung ma-hospital yung asawa mo and then you have your baby na nasa NICU. Sa neonatal ICU, no? So, napakahirap ng experiences na yon. And then yun nga, may mga nire-recheck ako na ano, mga works. So, ang ginawa ko later on, yun. So, nung nakapagpahinga na ako, hinanap ko ulit yung sarili ko. I have to listen to music ulit. Talaga ang music kasi you know ito pa. Music is so powerful. Music is so powerful na pag pinakinggan mo nang pinakinggan mo na natungon sa subconscious mo, mag-creep na yan on your character. So tama yung ano eh, isa terminology, computer terminology, GIGO. I mean, garbage in, garbage out nga ba 'yun? So, ganun. So, what you listen, what you see, what you learn, what you read, kung ano man yan, yan din yung magiging part ng subconscious mo, ng brain mo, lahat yan. So, it is very important na someone should monitor that. Let's just say, for example, nowadays, eh, ano, di ba? May anak ka. Kung gusto mo naman ng tumali-tali, which is, ano, ha, maraming studies for that. If you want to learn, yung bata ay matalino. So, classical. Pak. Ano mo na ang classical music yan? Ano ka, lagi ka magpapatugtog dyan. Ganun. Yun lang, ano. It's actually a fact. It's not just a research. Pag nakikinig ka ng music, talaga, mas tumatalino ang bata. And, dyan, kalahati pa lang yan, ha? Performing. Yeah. Sige. Kumbaga, iba yung sa pakikinig lang and at the same time yung ginagawa na po into action. Thank you very much for that, Sir Marco. So, for the next question that we have here in the creative process, can you please describe, sir, or further elaborate to us your songwriting process? Songwriting process, oh, sige. Dalawa kasi yun. So, pwede mauna ang lyrics, pwede mauna music. Pero, somehow, kahit ako tanungin, mas madali pa rin ang lyrics. Lyrics. So, ano muna? In one line, inuuntian ko muna yung syllables. Kasi madali naman maghanap ng, kumari, itong bandang dulo na word na to, o hanapan mo ng synonym na mas mahaba. Ayun, madali na yun. So, yun, gawa ka muna. And then, ito, ano na to, medyo open, ano na to, open secret naman na to. Yung magandang note or melody, i-designate mo sa goes. Kasi yun na magiging stamp ng ano eh, ng buong song mo, yes. And then, the second thing is that dapat maganda ang intro mo and outro mo. Kasi, first, kasi maraming tao ang very short ang attention span. So, first 5 seconds pa lang, kung maganda ang ano mo, ang intro mo, kagat agad, oh, kakagatin agad ng listener yun. So, yun ang mga open secrets naman na yun. So, ang songwriting process, so far, ang notable ko yung sa asawa ko. When I was to be married, after yan, ano eh, ang theme song namin, ayan, When God Made You. If you are familiar with God Made You, medyo Christian. So, Christian kasi asawa ko. So, so out of that, medyo hinawid ko yung title, When God Made A Way. Of course, God made ways for us to mag-meet kayo, hindi kayo pagbubuklo rin. Yun yung concept nun eh. Yung para sa wife ko na song na yun. So, yun. Then, narinig ko yung ano, ang ginawa ko muna, lyrics. Ayan. Tapos, nilagay ko agad sa lead sheet. Ang lead sheet kasi, nandun yung melody, nandun yung chord. So, parang outline na yun. Pero nandun na yun. Nandun yung mga essential musical elements.
So, gumawa ako ng ano, ng legit, ayun, then edit, yung cross ano, maganda ba yung pag from this note ba, pag ito, 'di ba, yung mga leaps, melodic intervals kasi ano yan, mayroong mga certain effect yan. Yun. Kaya ano, actually ako, I am a melodic composer, I am somehow, mas gina, ano, ang focus ko, gandahan yung melody. Because, I am a violinist, and violinists are more, ano, more melodic. Unlike piano, meron na akong dating kasamang, ano eh, composition na friend. Ano siya? Ano naman siya yung sa harmony kasi nagpa-piano at nagigitara. So, inclined siya doon. Meron lang na parang ano doon, remark ang mga musical theorists or even historians na pag ang isang composer kasi is more on harmony ang ano, change of chord progressions ang focus niya. Merong tendency na umikli eh, yung ano niya, pag kumare, gagawa siya orchestral works. At ano yun, Tuko, Wagner, there was Richard Wagner, mayroong certain period na ano, nag-focus siya sa counterpoint and then sa harmony. May napansin yung gumawa ng libro, yung sa nabasa kong libro, mas humaba yung ano niya, yung mga works niya pag melody, counter melody, counterpoint ang naging ano niya, ang focus niya. So yun yung, yun, very technical na yun ha. So yun yung mga open secrets na yun. Open secrets when na yun. It comes to your songwriting process. Oh. So, meaning to say po ba, in regards with the songwriting process, meron ba tayong kailangan pong standard talaga na ganito dapat ang gawin kapag nagsusongwriting ka? Or it depends sa isang tao na nagsusulat po? Ano, okay. Kung songwriting kasi, number one, tinatanong ko yung ano, inuulat ko yung ano ba gusto nung pagbibigyan ko, nung client itanan. Ano yan? Actually, sa lyrics naman yan, most people naman, ano yan, tinitignan yung words eh, lyrics eh. Okay, sige, total, we're not, ano naman, we're not strangers naman. Of course, para lang sa mga nanonood, kwento ko na, si, naging magka-acquainted tayo by Ma'am Marian Mendoza of San Gabriel Elementary. So gumawa ng hymn and then you sing the hymn for the elementary and then yun nga sunod-sunod na. Ano, actually may formula na ako doon eh, pero ano eh, merong as time goes by sa kagagawa ko, medyo may challenge kasi ayokong yung una ay mapagaya ko doon sa una. So yun. Doon nga lang sa San Gabriel Elementary, ano eh, yung alam ko, inipa ko pa yung middle part eh. Kailangan, sabi ko, pagka naman inulit ko ng inulit yung verse, tapos yung chorus, ika nga, AB form ang nangyari. Parang ano, masyado man monotonous. So, ang ginawa ko, ano yung A, B, and then C. Meron parang bridge, iniba kong chord progression, iniba kong ano. Kung naalala ko po, may ibang atake yung part. Yung bandang gitna. And then that is, yun nga, yun yung ano, kahapon, yung ginawa natin kahapon, yung barangay San Gabriel na hymn naman. Kasi yun nga, kinomission ng ating vice mayor. So, dun po sa, ano na po tayo dun sa mga technicalities when it comes to songwriting process po ninyo. But, with the next question that I have here, Sir Marco, how do you approach recording and producing your music? Okay, yan. Sabi ko nga kay Ma'am Marian kahapon kasi pag ang pro-produce na lang, kailangan meron ka certain budget. Ano naman, ang swerte na lang ng isang magpo-produce ng kanta kung friends mo na dyan. Pare, friends mo yung tutugtog or kakanta. Friends mo yung solo. Usap na lang kayo. Ika nga, sige, ano na lang. For the love. May tawag kami doon, mga musician. For the love. Gawin mo ba ito? For the love. Sige na. Ika nga, libre. Ika nga, libre. O sige, gawin mo yan. Ayun. And then, kung taon naman na may kilala kang kaibigan kasi na ano, na nagre-record, why not? O sige, punta ka ng recording studio. But then, with all the gears around, ayan, nag-invest ako ng gears, mga recording, ano, mga microphones, yes, of course. Ayan. Ano ba yung, ano?
Kasi sa producing kasi, ano yan eh, para kang ano eh, para kang businessman eh. Oo, oh, para businessman. You have to plan. You have to plan. Number one, you have to plan. You have your capital. You have your step one, step two, step three. Okay, and tapos minsan may ano ka pa yung sinasabing ano, contingency plan. Oh, ano, pasensya ka na kasi nag-MA nga din ako ng ano, ng educational management, na pag-uusapan yung mga ganun, ano ba yung mga systems, yung contingency plan, mga ganun. Dapat may nakaabang ka na kagad. Naku, paano pagka noon the day na yun, yung recording studio, hindi humubra, di kukontak ka pa ba ng iba, ipagpapaliba mo yun, nahadya na yung mga ano mo. Yung mga ganun, ano, di ba? You always make sure you plan ahead. Oh, tuloy ba tayo ano? Diyan sa recording studio tomorrow. Yun, talaga niya ano mo. Ito sir, follow up lang din sa prior question natin. What is your go signal or yung final step before you become certain that your music is already for recording and producing? Meron ka bang ganun po sa iyo personally? Sa akin, ano? Siguro ano, eto nagpa total you are there naman to sing. Talagang I make sure na ano yung kasi kahit naman sa wedding eh ano sino bang tinitignan na pinakikinggan muna singer. Dapat yung singer ano maganda ang pagkaka-record yung dapat nang ano i-record. You have to ano naman well it's for ano well it's for perfection naman eh ano kailangan wala naman masama doon sa perfection. You need the final product to be quote and unquote perfect. So okay na sa akin, okay na sa iyo, okay na dun sa ano, everyone who is involved on the project. Kumbaga polish po yung mga detalye. At least kung lima tayo nagkakasundo, lima tayo ano or maybe four, at least marami tayo nagkakasundo na kung saan. Oh, okay na ba tong ano na to? Perfect na ba 'yan? Sige, release mo na. Mahirap din naman po na isa lang ang magde-design. Mm, yeah. Mas okay po talaga na iba-iba din po. Dapat nila tag-agree, yes. And additional follow-up for this one, sir. Here in the Philippines, how much would be the estimate cost to write, record, and produce a song? Including yung mga copyrights, ganyan, may idea po ba kayo? Okay, may idea naman ako. Siguro, sa arrange lang eh. Actually, dapat ang arrange, dapat... Sasabi pa ako presyo. Sasabi pa ako presyo. Estimate. Hindi. Depende kasi yan eh. Pag starting ka na, syempre you start small. Ganun lang naman talaga eh. Gradual na. As year goes by. Oh. Kasi I have a friend. Oh, sige. Ano, I have a friend who is ano, a composer. Yung musical scorer na ano, na maalala mo kaya nung araw. My friend Peter Paul Sipra. Pipo Sipra. Ayun, 8,000 yun eh. Ito sa recording nandun. Gawin, gagawa na niya yung full orchestration ng isang minus one na kung saan dadating doon yung singer magre-record. Sa kanya lang yung 8,000 na yun. Maybe ngayon, mas malaki na. Kasi yung rate na yun was like 5 years ago pa. Para tumaas ang ika nga, ang market value mo, dapat ano ka na-award ang kanong ano, ng mga awards. Aliyo award yun eh. Yung kaibigaw na si Peter Paul Sipra. Si Pipo Sipra. Yun. May kapatid na jazz singer, si Ate Lorna. Na ano din, na naging ano din. Award din. So, I think it's equally important na ang isang artist somehow gumagawa siya, nare-recognize ng isang award-giving body and then yun na, talagang tataas yung ano, yung market value. Oh, yun naman talaga ang trade. Yun trade. However, in my case, etong here is my case. We're so busy with education. Sa totoo lang, napaka-busy natin sa education. Schoolwork lahat. And then, ang actually, outlet na lang eh. Outlet na lang yung, sige, mag-areglo ko, tugtungin ng rondalya, gumagaling yung bata, binatututunan somehow sa theory. Actually, hindi na ako masyado nag-discuss sa theory. Ano? Yung, talagang more on performing na lang. Application na po. Application na gan. Oo, application na gan. Kasi mas madaling, ano yun yung ano eh, madaling maintindihan ng isang tao, hindi lang ng isang bata, ang performance, application na gan. Maniwala ka sa akin.
very important din po talaga yung application. How about with this, sir? In regards to collaboration, what role does collaboration play in your creative process? Collaboration, well, prior to collaboration, dapat nakilala kami, network ka. So, hindi naman, kumari, you've decided today, oh, sige, I will be a musician, ano, gandami pa kagad ang ano mo, ang network and mga makaka-collaborate mo. Hindi, pa-isa-isa talaga. Isa-isa talaga. Ano yan? Ako, okay, so, sa wedding industry, SJT Strings, nakilala ko bigla ni Mr. Ryan Fortaleza ng Appetite Music, and then G7, and then SQ Music, and then marami pang iba. So, kumalat na yung ano to, si Sir Marco, ano to, talagang, hindi naman, may mas magaling naman sa akin, pero alam mo yun, kilala na ako, word of mouth pa rin. Hindi naman yan yung word of mouth, yung, ano, yung pagiging famous or kilala. It's not overnight. It's not overnight. Ano yun lang, kasama talaga sa pagtanda. Kasama sa pagtanda. O, sabihin na natin ang musical journey ko started when I was in college. Let's just say, 2001, o, anong taon na ngayon? Saka ka na magbilang. Kaya ka na magbilang. Sa isip na lang. Oo, yun. Sige. What do you hope your music will be remembered for? Yun lang. Siguro, ano, kung ang gusto kong knock on wood. Okay. Knock on wood. And then, when I'm gone, yung nandyan naman yung soft med eh, references eh. Pag nakita nila, maging inspiration na to, itong tao to maraming dinaanan, and yet, he keep on doing things that he love, and ano, na merong impact sa society. Ano pa ba? Legacy. Actually, man, ano pa, yun nga, I'm just, ano yun, hindi ko naman masasabi kalahati na ako ng buhay ko because I don't know when would I be, ano, when my would life would end, no? I don't want to, ano, to touch that. Pero, ano lang, I can confidently say that marami pang, sa madaling salita, marami pang ibubuga ang Sir Marco Ilala. Marami pang ibubuga na kung saan ay, I really wish na makapag-compose. Kasi, yun na, I don't know if you would call that a gift. But when you sleep at night, and then yung mind mo, you keep hearing music na hindi naman mo tinugtog or you've never heard before, ano ka? Ano ba? Channeler ba ako ng music sa taas? I don't know. I don't really know. So, ano na lang, tinitake it for granted, I take it as like, it's your mission. It's your mission. Ito, to add, again, nung my wife was, nangangalap kami na pambayad sa pang-hospital, I even told, those mga hininga ko ng tulong, alam mo, sabi ko, sana pala hindi na ako ng musician. Sana nag-doktor na lang ako or nag-attorney ako. Can you believe that? Marami na akong narating na sabi ko pa yon because I was at despair. Actually, I was at despair. Mga few months back. So, but then, there would be people to call. Actually, si Ma'am Marian mo. Si Ma'am Marian. Di, napatawag. O, may project tayo, ganyan. You'll never know. Parang ang guardian angel ko ang Ma'am Marian mo eh. Kasi, di tumawag. Iyak ako ng iyak. Iyak ako. Na ganto, ganyan. Asawa ko, ganyan nangyari. May nangyari pang nga hindi maganda. Important pala na may kaibigan ka na mag-i-spring back sa'yo na kung saan ay magsasabi, no, Marco, that is your mission. I-spark ulit. I-spark yung heart mo. Na kung saan, sorry for crying. Kasi, wala.
ano talaga eh, very recent lang to. And ano, maybe naman, may makukuha yung nanonood. Build your own ano, core group. It's important, number one. Family, friends. Napaka-importante pala nun. Akakalain mo, sa pagsubok mo sa buhay, nag-iisa ka, pero hindi pala. Hindi pala. Any, ano, pinag-prepare? Pinag-pinsan ko nga, pinag-prepare yung opera ko dito. Nagmumukmuk ako one time sa bahay. Hindi ko, ang kapot. Saan ko kukuha ng pamayad? Kasi, kasi ano eh, yun nga, yung baby ko na NICU, so pumasambil na, may mga ganyan. Ito, true life story na to, detailed story na, stories na to. But then, yun nga, you have to put your back, your ano, you have to put yourself together again, one step at a time, kung saan, you have to get up and fight again. Siguro, pag namatay ako, request ko lang, Marco Polo Ignacio, Carinthian love. Carinthian love, ano yan eh, parang love has to be accompanied by courage. Kasi, ano eh, life itself is a battle already. Yes, totoo. Medyo realistic lang yung, ano ko, yung mindset ko na yun. Life is a battle, you never know, may problema, yung palang kasama mo, magbibigay pa pala sa iyo ng problema. Diba? Ganong, ano. So, you have to need someone. Everybody needs someone naman. Diba? Everybody needs someone. Yun, yung to address or to kakausapin ko yung sarili ko na bata ko. Iho, sipagan mo pa. Kasi, ano, you'll never know yung magiging impact mo sa ibang tao. Ano eh, you will be a spark, a force to be reckoned with. Ano ka, iba ka. You would teach, you would inspire lots of people. Sipagan mo pa. Huwag kang papa-apekto sa mga kung ano man ang nangyayari sa'yo, nararamdaman mo na negative. Yun ang gusto ko sabihin dun sa batang ako. Napakaganda po, yes, sir. Yes. And for the present Marco that we have here, we just want to tell you that we are very grateful for your life. We celebrate your life, sir, because you are being a channel of blessing, of love, and inspiration din po sa mga tao na nakakasalamuha mo. So there we have it. Thank you very much, Sir Marco. This is very an interesting interview na kumbaga marami tayong takeaways dito sa naging interview natin. Mm. And it is an honor to interview you today, Sir Marco. And I do hope that this interview that we have will get to reach different peoples all over the world. Okay. As an inspiration sa pamamagitan po ng live ni Sir Marco. So before we end this video, Sir Marco, can you please do the honor in promoting, of course, your website, your social media accounts, and where to contact you, like for inquiries, madali like lang, ano eh. Kasi nanay at tatay ko, Marco Polo. Madali na ako hanap. Actually, mag-Google ka na Marco Polo Ignacio. Lalabas yung website ko, which is www.marcopoloignacio.com. So, it was powered by my friend Ramon Quevedo, si Koy Quevedo, na dati ko kabanda sa Hages. So, ayun. So, marcopoloignacio.com. And then, nandyan naman sa Facebook, madali naman ako hanapin. So, Marco Polo Ignacio, nandun yung mga videos. Even sa YouTube, nandun naman eh. So, ano naman yung content nung nandun sa, ano, video content sa YouTube, nandun din naman sa Facebook. So, and then we have their TikTok account. Hanapin nyo lang din. Follow nyo po ang kanyang mga social media accounts. Subscribe din po sa YouTube channel ni Sir Marco. Tandaan nyo lang po yung pangalan na yun, Marco Polo Ignacio. So, once again, thank you very much, you, Sir Marco. And we hope for more greater things to unfold in your career. And to our online viewers, thank you very much and thank you for watching. God bless! God bless.